technical vocational na pagsulat. Magandang araw! Kumusta na kayo? Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga technical vocational na pagsulat. Handa na ba kayo? Ano ba ang technical vocational na pagsulat? Napakahalaga ng technical na pagsulat. Nakatutulong ito sa paghahanda ng mga technical na dokumento para sa ikauunlad ng teknolohiya, sa mabilis na pagkaunawa ng mga detalye at impormasyon upang maging episyente at produktibo. Ang technical vocational na pagsulat ay komunikasyong pasulat sa larangang may espesyalisadong bokabularyo tulad ng agham, inhinyera, teknolohiya at agham pangkalusugan. Karamihan sa mga technical na pagsulat ay tiyak at tumpak, lalo na sa pagbibigay ng panuto. Ito ay payak dahil ang hangarin nito ay makalikha ng teksto na mauunawaan at maisasagawa ng karaniwang tao. Mahalaga na ang bawat hakbang ay mailarawan ng malinaw, nauunawaan at kumpleto ang ibinibigay na impormasyon. Ito naman ang mga katangian ng technical vocational na pagsulat. Una, higit na naglalaman ng mga impormasyon. Pangalawa, maipaliwanag ang iba't ibang paksa sa mga mambabasa. Ikatlo, naglalahad at nagpapaliwanag ng paksang aralin sa malinaw, obhetibo, tumpak at di-emosyonal na paraan. Ikaapat, gumagamit ng deskripsyon ng mekanismo, deskripsyon ng proseso, klarifikasyon, sanhi at bunga, paghahambing at pagkakaiba, analohiya at interpretasyon. At ikalima, gumagamit ito ng mga teknikal na bokabularyo. Ito naman ang batayang simulain ng mahusay na sulating technical vocational. Ang una ay pag-unawa sa mambabasa. Ang pangalawa ay pag-alam sa layunin ng bawat artikulo o ulat. Ikatlo, pag-alam sa paksang aralin. Ikaapat, obhetibong pagsulat. Ikalima, paggamit ng tamang istruktura. At pang-anim, paggamit ng etikal na pamantayan. Dumako naman tayo sa gamit ng technical vocational na pagsulat. Ang una, upang maging batayan sa desisyon ng namamahala. Ikalawa, upang magbigay ng kailangang impormasyon. Ikatlo, magbigay ng introduksyon. Ikaapat, magpaliwanag ng teknik. Ikalima, upang mag-ulat ng nata mo. Ika-anim, upang mag-analisa ng may suliraning bahagi. Ika-pito, upang matiyak ang pangangailangan ng disenyo at sistema. Ika-walo, maging batayan ng pampublikong ugnayan. Ika-siyam, upang mag-ulat sa mga stockholders ng kumpanya. Ika-sampu, upang makabuo ng produkto. Kalabing isa, upang makapagbigay ng serbisyo. At ang ikalabindalawa, upang makalikha ng mga proposal. Ngayon ay sagutin ninyo ang mga gawaing nakahanda. Ibigay ang nabuo mong kaisipan sa tinalakay nating aralin sa pamamagitan ng concept map sa ibaba. Dugtungan ninyo ang pahayag sa ibaba. Ang natutuhan ko sa araling ito ay dugtungan. Kaya naman, ito ay aking magagamit sa dugtungan. Mga sanggunian. Paalam! Hanggang sa muli! Oops! Huwag kalimutang mag... subscribe! Salamat!